Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa ng Galilea. Nang natignan nila naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangka magagamit niya upang hindi siya maipit sa mga taong nagdaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang niya. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakakita sa kanya ay nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa atin hong ebanghelyo ho ngayong araw na ito, ay maganda pong pagnilayan din natin na ang mga tao ho ay nagdaragsa palapit kay Jesus. At maganda unang mapansin ho, bakit sila dumadagsa kung saan man nasaan si Jesus, na kailangan pa niyang tumayo sa isang bangka at magpahayag ng mabuting balita sa may dagat habang ang tao ay nasa pampang para hindi lamang siya maipit ng tao. Ang una ho nilang pinupunta ay upang ipagaling ang mga may sakit. Lumalapit sila kay Jesus dahil nabalitaan nila na may mga sakit na napagaling niya. At ganoon din po ang mga tila'y masama ang pakiramdam. Pero higit ho sa lahat, sa bawat yugtong ito ng pagpapagaling ho ni Jesus, kasama din ho lagi doon ay ang oportunidad ho ni Jesus para ipahayag ang mabuting balita. Sa katanungayan nga ho, may isang yugto ho ng Ebanghelyo na nung si Jesus ay sinusundan ng mga tao, ang sabi niya, "Bakit niyo ako sinusundan? Dahil ba napakain ko kayo lahat? O dahil sinusundan niyo ako dahil gusto niyong marinig ang aking salita? Gusto niyong marinig na ipinapahayag ang mabuting balita?" At sana rin ho tayo mga Kristiyano, sa ating paglapit kay Jesus, hindi lang po tayo lumalapit dahil may pangangailangan tayo. Dahil may hinihiling tayo. Ang unang-unang rason sana ng ating paglapit kay Jesus ay dahil gusto nating marinig ang kanyang salita. Gusto nating marinig ang mabuting balita. Gusto natin na yung kanyang turo ang humubog sa ating puso at buhay. Pangalawa na lang po yung paglapit natin kay Jesus ay mayroon tayong nilalapit na panalangin o kahilingan sa Kanya. Pero sana the first reason kung bakit tayo lumalapit sa Kanya, dahil tayo ay nauuhaw sa Kanyang salita. Tayo ay nauuhaw na tayo ay Kanyang pasiglahin ng Kanyang turo. Pasiglahin ng mabuting balita na dala ni Jesus para sa atin. At sana po ito yung pinakaunang rason
Sana ho ito yung pinakaunang dahilan bakit tayo lumalapit kay Jesus. Dahil gusto natin marinig ang kanyang tinig. At dahil gusto natin marinig ang kanyang tinig, ibig sabihin, mahalaga ang Diyos sa atin. Mahalaga ang mahal na pong Jesus Nazareno sa atin. Dahil gusto nating marinig ang kanyang tinig. Gusto nating pakinggan ang kanyang turo. At higit ko sa lahat, gusto nating sundan ang kanyang mga turo at aral. Kaya tayo sumusunod dahil mahal natin ang Diyos. Amen.